Welcome back sa Mini Dino Park and Eco Garden at ito ulit si Hermes Unaho. At sa day 12 ng ating 30-day garden challenge ay pag-uusapan naman natin kung paano gamutin yung mga scales sa ating mga cactus. So, kung ready na kayo, tutok lang mga ka-MDP. Ano yan? Perfect mabukin natin ni Hermes Unaho. Alam ko sa inyo si Mr. Hermes Unaho. Owner ng Dino and Eco Garden. Cactus bukin na ipakita naman sa atin ni Hermes Unaho. Takan itong Mini Dino and So, ayan, magandang araw mga ka-MDP ha. Ngayon ay panglabing dalawang araw na natin. And kanina, pag ikot ko dito sa ating garden, nakita ko na mayroong mga scale yung ating mga melocactus. And then, parang sabi ko, ang gagawin natin ay i-treat natin tong ating melocactus. Tingnan natin kung paano natin gagamutin yung mga scale sa ating mga cactus. As you can see, ito yung ating mga mellow cactus. Nakita ko na mayroon siyang mga scale. And nakaka-alarma kasi ang bilis nitong kumalat. And eventually, pag kumalat ito, at hindi nyo kagad na treat, possible na ikamatayan ng cactus nyo. And then, makita nyo, kahit na pag sobrang infected na pati yung loob, talagang magdidilaw-dilaw siya, magka-spot ng yellow, and yun na yung simula ng pagkamatay niya. And mahirap nang i-treat. So, dito sa garden, kadalasan, ang ginagamit namin fungicide, dalawang klase. Yung isa, yung diethane at saka yung polycor yan. So diethane and polycor yun yung ginagamit namin. Meron kasi mga fungi na sa labas lang or sa external lang, and yun yung ginagamitan natin ng diethane. So ang tawag dun sa ginagamit natin dun ay contact fungicide. And yung diethane, yun yung contact fungicide na pwede natin gamitin dito sa ating scale. So ayan. Pero kung halimbawa sa bahay wala kayong diethane o fungicide at nakita nyo na medyo hindi naman severe o mild lang yung mga scale niya, agapan nyo na agad. Pwede kayong gumamit ng dishwashing. Yan, pwedeng gamitan yung dishwashing or alcohol. So, alcohol or dishwashing, yung mga remedy na pwedeng makita sa bahay na pwede natin gamitin sa ating mga scale. Pero kung halimbawang severe na o yung malala na yung inyong mga scale, that's the time na dapat na kayong gumamit ng fungicide. At ang gamitin nyo dun sa mga yung mga sakit na like aphids and itong scale na to sa labas, external, yung sakit niya is yung contact fungicide, yung diethane. So yan, diethane. So papakita ko ngayon sa inyo kung paano natin gagamutin tong ating scale sa ating melocactus. So ayan, importanteng malaman nyo na dito sa pagkukure natin ng ating cactus, nitong melocactus natin, importante na dapat tanggalin yung soil. Kasi kahit natanggalin nyo yan, yung mga scale na yan, and dyan rin babagsak dito sa ating soil, possible na umulit lang yan. So, mababaliwala lahat ng effort nyo. Kaya, i-uproot na siya. So, i-uproot natin siya. Tanggalin natin itong
Pati na yun, ganda ng kanyang soil, ng kanyang roots, yung rooting system niya, gamit ang MDP soil mix. So ayan, makikita nyo, ayan, affected siya, oh. So ang lambot na, parang lumalambot. And importante na makiyure siya kagad. So ayan. So kuha lang kayo ng alcohol. Ayan, alcohol. Tapos spray nyo lang siya diyan. Spray nyo alcohol and then i-brush nyo lang. Ayan, brush nyo yung ating melo. Tanggalin nyo yung mga scale. Yun yung sinasabi ko sa inyo, nagkakaroon ng parang yellow-yellow na spot. So, ayan. Kakaroon ng yellow na spot. And, kapag lumala yan, yan na yung simula ng pagkamatay ng inyong mga cactus. Siyempre, kailangan i-uproot nyo siya kasi once na tinanggal nyo lang itong itong mga scale at dun pa rin bumagsak sa lupa nya, babalik at babalik lang yan sa inyong mga cactus. And yun yung masaklap pag bumalik yung itong mga scale. And tip din, kung halimbawa nga affected yung isang cactus nyo ng fungus or ng scale, ilayo nyo na siya. I-quarantine nyo na siya dun sa mga iba nyo pang mga alaga dahil possible na mahawa sila. So, lagay nyo na sila sa isang lugar na hindi sila makakahawa. Dahil, pag ito ay napunta sa ibang cactus, mabilis siyang kumalat. So ang sinasabi ko sa inyo kanina, dalawang klase yung fungicide natin, yung contact fungicide and yung systematic type ng fungicide. So ano yung pagkakaiba ng dalawa? Yung contact fungicide, yung diethane o katulad ng diethane, kinukure niya yung labas, yung pinakalabas nitong cactus. Yan, yung mga affected na area ng scale. So yung tinatawag na systematic, so katulad nito, dahil hindi natin naagapan agad, possible na pumasok na sa loob ng system niya yung fungus. So, ibang treatment naman yon. Ang gagamitin natin doon ay systematic type o kind ng fungicide. O sa market, meron yan eh, yung Polycore. Yan, pwede nyo siyang gamitin. Ipandidilig nyo lang siya para sipsipin nung kanyang roots. Yung fungicide. And yun yung magpapalakas nung kanyang system para i-cure yung mga sakit ng fungus. So ayan, isprayan natin siya ng alcohol para matanggal yung kanyang mga scale. Tingnan nyo, nagmukhang variegated. Dati tuwang-tuwa ako kapag nakakakita ako ng ganito, yung parang nag-variegated. So, ganito pala ang pagbabarigated ng cactus. Not knowing na ito pala ay sakit. Fungus. So, tuwan-tuwa pa ako before. Sabi ko, pag nagka-scale pala, yun yung
yun yung pagpa-barricaded para maging barricaded, para maging kulay dilaw, which is masama pala sa halaman. So yun ay before, pero ngayon natuto na ako. So ayan, ayan, katulad nitong ating melon na to, hindi kaga natin naagapan. So possible na pumasok lang sa system niya yung fungus. And ang treatment nito, titreat muna natin siya external. External yung kanyang scale. Tanggalin muna natin. And then lalagyan natin siya ng diethane. Isprayan natin siya. So yung iba kasi diethane bathing. O yung sinasawsaw, nilulubog. Pero ako, di ako gumagamit ng ganon. Kasi ako talaga medyo makakalimutin. And kasi mga chemical yan eh. Medyo masama rin yan pag nasusobrahan. So ang ginagawa ko, puro spray lang para nakokontrol ko yung oras. Yan. So ayan, medyo wala na tayong scale. Meron pa ba? Imutin natin. Okay, okay. And next one is ito, meron pa dito sa gilid. Mawala na yung mga scale nito. So, yan, siguraduhin nyo na mawawala na yung mga scale. Yan. Next is, ito namang isa. Ito medyo naagap, maagap tayo dito kasi nakita natin kagad o. Di pa siya ganun ka. Hindi pa siya ganun karami yung scale. So aagapan natin siya. Muna natin yung aking mga lupa. So eto mga to, parang corkings lang naman siya. Matigas siya. And hindi nakaka-alarma. Hindi katulad ng isa, meron parang mga dilaw-dilaw na na-spot. Itong isang ito, wala naman siyang ganang dilaw. So, medyo malaki yung brush. Kung meron kayo makukuhang mas maliit na brush, mas maganda kasi mas makukuha niyo yung mga sulok-sulok. Ito kasing mga melo cactus, sobrang haba ng mga tinik. Kaya medyo... O ayan, meron na rin siyang yellow spot. Ganyan yung nangyayari eh. Nagkakaroon ng yellow spot pagka natanggal mo itong mga... So, indication lang yan na meron talagang infected na talaga siya ng fungus. So, ayan. So, sa kapag naman... tawag dito, kapag naman hindi pa siya malala, pwedeng alcohol na lang gamitin nyo o kaya dishwashing. Yun yung mga first remedy sa bahay. And ganito rin yung process. Syempre i-upload nyo siya kasi once na binrush nyo lang siya, dun pumunta yung scale sa lupa niya. Parang hindi mo rin kinure dahil paulit-ulit lang itong scale na to. Malaking brush natin. Ah. 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 Ah.
nakikita niya kung paano ko tanggalin yung mask yan. Sa ating mga puso. Sa ating mga lupa. Natirang mga scale sa atin. Mahirap kasi yung pumapasok na yung sa system niya yung punggus. And siguro sa ibang video natin, papakita natin yung paggamit naman nung polycore o yung fungicide na systematic fungicide parang treatment na rin. So ayan, linis na. So, unang naman papakita natin yung paglalagay natin ng diethane. So, I have a solution here na ng diethane. Ang mix ko ay kalahating kutsara ng diethane sa 1 litro ng tubig. So, make sure lang na naka-gloves kayo kasi chemical to. And masama yan sa tao. So, kung meron kayong face mask at saka gloves, wear it para sa safety purposes natin, okay? So, spray nyo lang siya yung diethane sa ating sa infected area. Pero ito kasi, isa na to, sobrang infected na, kaya ayun, medyo maulit na siya. Spray nyo lang yung diethane. So, ano bang best time ng day na dapat gumamit nito? I suggest na tuwing hapon para pwede nyo na siyang bandawan sa gabi. Kasi, once na masama rin kasi na kapag naglagay kayo ng diethane at maiwan nyo to sa ilalim ng araw, possible na masunog yung kanyang mga balat. Masusunog yung plants nyo kasi ano mga chemical, masama yan din sa halaman kapag sobra-sobra. So, spray nyo lang siya. So, kung sa tingin nyo ay na-sprayan nyo na yung mga affected na area, and then, okay na yan. And then, punta kayo sa susunod. And then, yan. Sprayin nyo uli yung mga affected na area o yung buong katawan. Ito kasi medyo halos lahat affected na. So, ayan. Sprayin nyo lang siya. So, ganyan lang naman yung ating gagawin sa ating itong melong cactus natin para ma-sure natin na talagang na-sprayan natin yung mga affected na area niya, yung mga scale. So, spray lang. So, lagay nyo lang dito and lagay nyo sa shaded area lang. Leave it for 15 minutes. So, ako 15 minutes lang talaga yung aking paglalagay ng diting kasi ayokong tumagal sa halaman yung chemical and sa 15 minutes na yon I'm sure na talaga namang lagyan na nung yung mga affected area o yung mga sa 15 minutes na yon
yung mga fungi, yung mga fungus ay mapapatay na. Na-spray na natin. So leave it for 15 minutes. 15 minutes nating iwanan tong ating meadow cactus. Pero lagyan niyo siya sa shaded area para hindi malagyan ng matapatan ng araw, kasi possible na masunog yung inyong mga cactus kapag nasikatan niya ng araw o nabilad sa araw, okay? Then after 15 minutes, ito na. Tapos ang ginawa ko lang, binanlawan ko lang siya sa rainwater. Tapos iriripat na uli natin siya dito sa ating bagong soil mix. Kasi itong ating soil mix ay sterilized. And kasi once na hindi nyo siya pinalitan ng soil mix, possible na yung mga scale niya nalaglag dun sa dating soil mix. And yun yung pagsimula na naman ng panibagong scale. Ayan. Tatanim na uli natin siya sa kanyang bagong lupa. So ito naman, siguro mahigit 6 months na rin namang nakaano, kaya okay na siyang iripat uli. Sa bagong soil mix. So ayan. Ayan yung ating bagong ripat na meadow cactus na naapektuhan ng ating ng scale. So ayan mga ka-MDP, naripat na natin tong ating meadow cactus na na-infect ng scale. And after 5 days, uulitin lang natin yung pag-i-spray ng diethane sa kanila, and para makasure tayo na hindi na babalik yung scale fungus. Ngayon, kapag medyo naging stable na siya dito sa kanyang pot at naka-adjust na yung roots niya, that's the time na magdidilig naman tayo ng dahil parang nakita ko kanina parang nakapasok na sa system niya yung fungus, and parang maintenance na rin, gagamit tayo ng systematic fungicide, systematic type of fungicide, para yun naman yung ma-absorb niya dun sa loob niya. So ang kinure kasi natin dun sa ating contact fungicide, yung diethane, ay yung labas niya, yung mga scale. And para maging sure tayo, kapag stable na yung kanyang rooting system, didiligan na natin siya ng another fungicide na systematic fungicide o yung Polycure. Nabibili yan sa mga agri shop and dito sa garden namin. So yan, ganyan kami mag-cure ng mga pabalik-balik na scale. And para maiwasan natin yan, sundin nyo lang yung mga step na tinuro ko,
para iwas sa scale. And for that, thank you po sa panonood sa Mini Dino Park and Eco Garden at sa laging pag-share ng aming videos para makapagturo pa sa iba at maparating namin yung mga konti naming nalalaman sa pag-garden, sa pag-aalaga ng cactus and succulents. And this is Hermie Sunaho again. Kung di pa kayo nag-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe na po sa aming YouTube channel. Hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa aming latest videos. And yung aming Facebook page, follow nyo po yan dahil marami pa kaming mga videos na paparating na dapat nyong abangan. So, thank you mga ka-MDP and happy planting! Bye-bye!